Yo, so once again nagbabalik ang For You TV, no? Para sa series of vlogs, no? So ito naman ay hindi tanungan. Ito ay tatawagin nating the For You TV show, no? So show ito at kung mapapansin niyo wala naman tayo mga magiging questions galing sa subscribers. Maybe may mga request. Yun, magpapa-unlock tayo ng mga request galing sa mga subscribers, mga friends sa Facebook. Kung meron silang gustong i-feature natin o gawin nating topic dito. So ngayon, meron dito kasi isang subscriber natin na humihingi siya ng tips, no? Kung paano daw ba i-handle ang isang rejection, paano ba natin ito tatanggapin, o ano ba mga dapat gawin para daw makamove on. So ipopost ko dito, ito yung request niya. Ito, tignan nyo ah. Ayan, so nakita nyo, no? Sa inyo maigi. So, rejection. Kahit ano, balibalik-talik pa natin yung salita na yan. Ang rejection ay isang uri ng pangit na pangyayari sa buhay natin. Maraming pagkakataon na pwede tayong ma-reject. Pwede tayong ma-reject sa nililigawan. Pwede tayong ma-reject sa ina-applyan. Pwede tayong ma-reject ng magulang natin. Pwedeng ma-reject ang mga projects natin. Pwedeng ma-reject yung mga activities na ginagawa nyo sa school. Pwede kayong ma-reject. Basta pwede kayong ma-reject. Ako isa-isayin ko, napakadami. So, rejection, kung uugatin natin, parang negatibo ito, no? Masyado itong negative kasi parang talaga ang bigat dalhin. Sino bang tao gusto ma-reject? Kahit naman ako, ayoko ma-reject. Siguro naman ikaw na nanonood, ayaw mo rin na ma-reject. Lahat tayo ayaw natin ma-reject. Pero, bakit ginawa ni God ang rejection? Bakit hinayaan ni God na magkaroon ng rejection ng buhay ng tao? Sa tingin mo, kung mali ang rejection, papayagan kaya ni God na danasin natin yon? So siguro hindi, no? Kasi sabi nga, gusto niya is yung makakabuti para sa atin. So bakit inallow ni God ang rejection sa buhay natin? Unang reason na nakikita ko bakit inallow ni God yung rejection sa atin, number one, kailangan matuto tayong maging tao na kayang tanggapin ang rejection. So paano? Kasi may mga tao, may mga kakilala ko na sabi nila ayaw nila ng rejection. Takot sila sa rejection. Napanghihinaan sila kapag may rejection. Pero alam nyo, meron din naman mga tao, sana ganito kayo, no? Sila yung tao na kapag nagkaroon ng rejection, yung rejection ginagawa nilang lesson, no? Paano? Na kapag sila, once na na-reject sila sa isang bagay, hindi na nila uulitin kung ano yung pagkakamaling nagawa nila dun sa rejection na yon, para hindi na maulit ang rejection, no? So, tingnan natin maigi. Kung ikaw iisipin mo na reject ako, uy, hindi niya ako sinagot kasi bihira ako mag-toothbrush at mabaho ang hininga ko, kaya hindi ako sinagot, na-reject ako. Siguro naman magsisipil yun ako. Di ba? Kasi na-reject ka na dahil doon sa dahilan na yon. Naintindihan nyo ba? Ang rejection ay nagsisibing lesson sa atin. So kung marunong ka lang tumingin sa rejection, kayang-kaya mo sigurong pagandahin pa ang imahe mo, kaya mong tawag dito, kaya mong pataasin pa ang iyong quality sa pamamagitan ng mga rejection na dinanas mo nung ikaw ay nabubuhay pa. Yung sinasabi ko na matay ka na, no? Habang ikaw ay nabubuhay, the rejections, ipunin mo yan, yung mga rejections na yan, huwag na huwag mong kakalimutan at isipin mo kung anong reason kung ba't ka na-reject at huwag mo nang ulitin, no? Kasi kung hindi mo na uulitin yan, I think hindi ka naman na mare-reject. Number one solution, tanggapin mo ito as a lesson, no? Ang rejection ay talagang nandyan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay accepted ka. Napakagaling naman. Meron man taong ganun. Tinan mo to, isipin mo to ha. Napakatalino na ni Nikola Tesla. Kung kilala niyo si Nikola Tesla. Sobrang talino na ni Nikola Tesla, pero bakit siya nire-reject ng napakaraming tao sa kabila ng kanyang talino? Ikaw nga na hindi matalino. Malamang ma-reject ka rin, di ba? So, hindi naman sa pagna-down. Pero, ang rejection ay part na ng ating pagkatao. So, isipin yun. Pangalawa, sa mga tao, tips lang, no? Huwag kayong, tawag dito, mawawala ng pag-asa once na nare-reject kayo.
sa una nga gawin mong lesson. Sa pangalawa, isipin mo na ang rejection ay nagpapakita lang ng tunay mong halaga. Sa paanong paraan? Lagi mong iisipin, kaibigan, gulong, na ikaw ay may halaga. Okay, so ito kasi number one na madalas mangyari. Dahil nasa na-reject ka, iniisip mo na wala ka ng halaga. Bakit ba iniisip mo na wala kang halaga? Sample natin, oh. Hindi niya ako sinagot. Kasi wala akong halaga sa kanya. Ooh! Hindi ka sinagot kasi walang halaga. Wala ka halaga. Nagkakamali ka ron, kaibigan. Ang lahat ng tao, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay may kanya-kanyang halaga. At hindi ito nawawala. Paniwala ka sa akin. Gusto mo try. Hindi nawawala ang halaga ng isang tao. Halintulad natin yan dito sa nasa bulsa ko. No? Sana may pera ba? Wala na ata ako eh. Okay, let's say, ito, barya na lang yung natira sa akin, guys. Okay, imagine nyo na lang na ito ay 1,000. 1,000 pesos. Itong 1,000 pesos na to, may halaga kasi pera to, di ba? Okay? So, sa dami ng rejection mo sa buhay, karumihan na nangyari sa'yo, iniisip mo na wala ka ng halaga. No? Kaya ka madalas ma-reject kasi wala ka ng halaga sa palagay mo yung sasarili. Isipin mo to. Itong pera na to, ang halaga na to ay 3 piso na lang. Sige, huwag na 1,000. 3 piso. So, itong 3 piso na to, pag binigay ko to sa'yo, makakabili ka ng mga bagay na pasok dito sa halaga na to. Okay. Gawin natin siya na... Lagyan natin siya ng karumihan. Okay. So, kung ito ay aapakan ko dito. Okay. Dinuraan ko. Baboy. Dinuraan ko. Okay. Lagay ko sa kiligili ko. Saan pa ba? Nilagyan ko ng mantika. Nilagyan ko ng kung ano, no? Tingin mo na wala yung value ng pera. Tres pa rin yan, kaibigan. Di ba? Sa kabila ng marumi na siya, nilagyan mo ng putik ng grasa, ng kulangot, nilagyan mo ng tae, pinamalupit. Pero ang pera ay still may value, which is 3 pesos. Ganyan ka rin, kapatid. Ganyan ka rin, kaibigan. Na kahit anong karumihan na meron ka sa katawan, mga pinagdaanan mong pangit, no? Nagparumi sa image mo, kaya ka nare-reject ngayon, ay... hindi ito, huwag mo ito isipin na nawalan ka na ng halaga dahil sa dami ng mga nagawa mo. May halaga ka pa rin. Okay? So, maaari iniisip mo lang nare-reject ka kasi kumangit ang image mo. So, sikapin mo na pagandahin lalo yung image mo. Nagets mo na sana, no? At ang pangatlo, at ang pinakahuli siguro, rejection... I think ipagpasalamat mo na lang na na-reject ka dahil hindi ka napunta doon sa hindi karapat dapat sa iyo. Lalim, di ba? Kasi kaya pinayagan ni God ang rejection. Ni-reject ka nung crush mo, ni-reject ka nung kaibigan mo, ni-reject ka nung boyfriend o girlfriend mo. Kasi nakita ni God na yung tao na yun ay hindi para sa iyo at iiyak ka lang din sa bandang dulo. So wag na natin patagalin. Alisin na kita dyan, anak. Para hindi ka na umiyak dun sa bandang dulo. Kasi si God ay may inilaan sa'yo at yun ay para sa'yo, hintayin mo na lang. No? So, tandaan kapag nare-reject ka, pinipigil lang ni God ang pag-iyak mo sa tao yun. No? Ang pangit na sasapitin mo sa tao yun. Pero makulit ka, bahala ka. Practice mo yung free will mo, ipilit mo dun sa kahit na hindi naman yun ang nakalaan sa'yo. Pilit mo pa rin. Hindi ko na problema yon, di ba? So yon. So rejection for me, rejection, pinagpapasalamat ko lahat ng rejections na naranasan ko. Actually ako nag-a-apply ako dati. So hindi mabilang ang rejections, mas marami akong beses na reject sa trabaho sa pag-a-apply kaysa do sa mga natanggap ako. Pero tumigil ba ako? Hindi. Kasi ang tumitigil ay hindi nagwawagi, sabi nga nila sa laban ng buhay. No? Kung titigil ka, hindi ka magwawagi. Tuloy lang ang buhay, no? Rejection, hayaan mo lang. Okay lang yan. At maniwala ka lang na meron para sa'yo, kapatid. Doon sa nag-request sa kaibigan ni Cora, alam ko, ikaw to Cora. Pero kung hindi man ikaw yung kaibigan mo, power lang. Power na power lang. Okay, papatalo, guys. Kasi rejection ay nagpapatibay ng tuhod. Tanggapin mo lang ito ng naayon sa tamang paraan.
Okay, so yun lang. Maraming salamat sa panonood, sa pakikinig. Sana may nasabi ako. Maganda kung wala akong, kung may kontra kayo sa sinabi ko, comment nyo sa baba, re-reply ako. Okay, so don't forget to like, comment, and subscribe sa channel na to. Pwede kayong mag-request sa akin ng mga topic na i-discuss ko within 10 minutes. No? 10 minutes lang tong For You TV show. Okay, so hanggang sa muli, sa second, sa susunod na video natin. Paalam!